Ang gusto mo lang. So, masabi ko, mahalin natin ang Diyos. Nangigit sa lahat. Sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ. Pakisabi nga natin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Pwede kang mabuhay para sa sigarilyo. Pwede kang mabuhay para sa anak. Pwede kang mabuhay para sa babae o para sa lalaki. Pero pwede kang mabuhay para sa sugal. Pwede kang mabuhay para sa negosyo at para sa trabaho. Pero ang sabi ng Apostle Paul, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Iniaalay ni Kristo o ay may ni Pablo ang buhay niya kay Kristo. Kung bakit naging kapakipakilala ang buhay niya, kung bakit meron siyang reward at maraming buhay siyang hinipo, sapagat iniaalay niya ang buhay niya kay Kristo. He spent his best years to Christ. Inialay po niya ang kanyang buhay ng Diyos. Kaya sa oras mong ito, before I close, nawa ang paalam si Ate Ben ay inialay niya ang buhay niya kay Kristo. Ialay din po natin ang buhay natin kay Kristo. Pwede mo ialay ang buhay mo sa sorority, sa fraternity, sa brotherhood. Pwede mong ialay ang sarili mo, ang buhay mo sa gown. O pwede mong ialay ang buhay mo kung kani-kanino. Pero iba si Apostle Paul. Inalay niya ang buhay niya kay Kristo. Kaya ito yung verse na binigay sa akin ng Lord para dito pag-interview ni Ate Bel. Whether in this life, or whether in life or in death, I want Christ to be exalted in my body. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:20. Kasi Philippians 1:21 sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay Panginoon. Kaya sa oras na ito, I am challenging each one of you na nangiginig sa programa nito ang sabi ng Panginoon sa radio at television. Alam mo noon sa internet, through DVD player o ng mga paraanan ng gawin na makinigan ng nakakalunod at makakapagin na natin sa mga pahalik na sa DVD. At tayo lahat na natin ito. Isa na ang nais ng Diyos sa ating lahat. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Sa huli pa na talitang ito, gusto kong ikaalay ang talitang ito para ni Ate at para sa Panginoon. Si Ate Bel ang isang babae, walang pangarap para sa kanyang sarili. Ang pangarap niya ay para sa Diyos. At humalong para sa kaloob ng Diyos. Handa niya ang isang kalimbay sa kanya ibigay ang lahat para sa Diyos at para sa pangarap sa Diyos. Ano mang sakit, ano mang hirap, ano mang pagod, ano mang tiisin. Lahat yan ay mapatahin niya. Alam-alam lang sa matapos niya ang laman. At alam-alam lang na mamahal niya ang Diyos at mapaglikuran niya ang Diyos. Maraming naglilingkod kuno sa Panginoon. But they are, pero ang sarili nilang mga pangarap at ambisyon ang kanilang ginagawa. They are fighting for their own ambition, for their own dreams. At kung magkaanis na maraming mga pagsubok, maraming problema, maraming laban ng buhay, ang dali nilang subok, ang dali nilang lumiba. Ang dali nilang umatras, ang dali nilang subok. Sapagat hindi na kayo ipaglaban para sa mga. E sabihin natin ang ating mga sarili, are we fighting for God? Are we fighting for the will of God? Are we doing the will of God? Are we in the center of the will of God? Are we living for God? Atong ang sagot natin, God's leaders.
and Kingdom of Jesus fellowship ay buo. Ituloy natin yung pinaglaban ni Ate Ben. Kung ang sigaw natin, lahat tayo narito ay oo, ituloy natin yung pinaglaban ni Ate Ben. For victory is Christ, and the Lord is free. We must run to the Lord, even when trials come. Thank you.
gusto mo sa buhay na ito, sa kapatayan man o sa panatiling buhay, maparangalan ng Diyos sa buhay ng Kristo. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay makinanap. Sino ba si Kristo? Sabi ng Galatians 2:20, sabi ni Apostle Paul, hindi na ako ang nabubuhay para sa akin sa iyo. Ako'y nabubuhay na para sa Diyos. Itong buhay ko'y para sa Kanya namin. Sabagat siya ang tunay na nagmahal sa akin at nangaling na buhay. Gusto kong sabihin sa lahat ng namin, meron Diyos na natatawang nakatawakin sa krusa ng bahay. Kasama niya ang kamatayan, ang pinakadahilan niya ay tayo niya. Sabagat tayo lahat ay mga makasalanan, ang sabi ng Roma Christus. At lahat tayo'y patungo ng impyerno, sabi ng Roma 6:23, sapagat ng kabayaran ng ating kasalanan ay pamatayan sa impyerno. Pero kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at binigyan niya kanyang kaisa-isang alaan na sa Jesucristo. Upang ang sino man na sa kanyang manampalataya ay hindi na mapahama, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalamitan. Lahat tayo matuman ng impyerno, lahat tayo mga makasalanan. Pero mahal tayo ng Diyos at isin na katawang tao na matay sa krusang Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan kung mahaba o may ilang ating buhay sa mundo ni Panginoon. Ang tanong ay ito. Pagkatapos pa ng ating buhay sa mundo ni Panginoon, ay ipapasok pa tayo ng lagi. Nag-iwan pa tayo ng magandang alaala at magandang halama, halimbawa mas punta. And lastly, nahihipo ba natin ang puso ng Diyos? Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon sa oras na ito. Pakitaas po natin ang ating kanang kamay patungo ng langit. Lahat po tayo namin. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa ito, sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga pakinang harap ko doon. Sabihin mo na ito ng galing sa may kultura ng aking puso. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal. Ikaw ang unang nagmahal sa akin. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Hindi ako karapat dapat, pero ginawa mo karapat dapat. Kaya naman sa oras na ito, ibinibigay ko ang nakikita ko pang buhay sa iyo. Ipag-ibig ko ito sa iyo. Magiging blessing ako sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kapit ko, sa lahat ng tao, sa mga kapatid, lalo-lalo na sa iyo, Jesus Christ. Sa oras na ito, isinusubo mo ng natuhanan ng buhay ko sa iyo. Kapitin ko ito para sa iyong karakalan. Tinisin mo ako ng ilumunan ng buhay sa Diyos ng Bari. Sapagat sa oras na ito, inaaring mo ng natuhanan ng aking buhay sa iyo. Tawag lamang po ang mananalangin. Patuloy mong itaas ang pinta ng mga kamay patungo sa kalamitan. Kasabay rin ito, isang hamon sa ating lahat. Nag-iwan si Ate Bel sa atin ang pangangaral ng pahayag. Turo, counseling, at pagkakaroon ng umuhay. Dahil kala natin ito. At sabi ko, ikalaman at sa mga babae, mga lalaki, nagsasabi, yes, Lord. Taas po ang dalawa pa may pagsasabi ng lahat. Maging lahat ng mga nakikinig na nagtanong. Huwag kang titigan. Continuing Father in heaven, Lord Jesus. And Father, for your own glory. Just let it go. Let the tears roll down on your cheeks.
na natutulog siya habang kami, eh, na-stress yun eh, habang ako nagluluto para sa, ano, sabi niya, na nag-inip siya, bigla siya nagising. Tapos nabos ko siya, nag-speaking lang siya, nang sabi ko, nakarinig si Ate Ben. Kasi napakamamang taon na nararanasan niya yung sakit niya. Pero yun yung time na nakarinig siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi nakarinig siya bago siya pumala. At ang promise niya, kailangan ko ipahayagan. Sapagat akong nakarinig at alam ko para sa ating lahat ang mensahe ito. Ang sabi niya, no matter what happened, God is in control. All of you will be rewarded, each and every one of you. And you are a child of God. Bakit kami ni Kuya Eric ang nakarinig mo? Sabagat, alam namin kailangan itong maipahayag. Ang mensahe ng Diyos, hindi pwede manahimik, hindi ipapahayag ito. Mawala man si Ate Beth, pero punong-puno siya ng reward. At siya rin mismo, punong-puno rin siya ng reward ng pagbibigay sa amin. Ako ang pinakabusong babae, pero ako lagi niyang kasama tinatawag ng paglalaba sa kanya, pagluluto. Gusto niya ako magluto. Dahil nainis daw siya sa luto ng asawa niya kasi hindi sila bantay ng lasa. Kasi ako ang disciple niya. Ako ang sinasabihan niya ng lahat ng sakit, hirap, sama ng loob. Kasi kaya pag sinabi ko, Ben, ipaglaba mo ko. Pagkatapos kong maglaba, pag-aalis ako, sabi niya, Ben, kailan ka na babalik. Hindi naman, aalis ka na ako pagkalit na yung gusto mo. Gusto niyo lagi ako nandun kasi hindi ko siya pinapagulan. Kasi gusto ako eh. Ano man ang gusto niyo binibigay ko? Pagkatapos kong maglaba, hindi ako maglalaba sa kanya. Dahil may bayad, o bibigyan niya akong bayad. Hindi gagawin ko yung matapos puso. Dahil yung lang may tutulong ko sa kanya. Wala akong pinansyal. Pero dahil sa ating kalahin ko tapos, hindi ko lang siya atin. Lagi niya akong binibigyan ang pera sa tinitipan. Wala na akong may tutulong sa kanya. Lagi niya sinasabi sa akin. Hindi! Sapagat na lahat ang ginawa ko sa likod ng Diyos, siya na rin may sakit. Hindi ba siya nakakalanong, pero hindi niya pinitawa ng pananampalataya niya sa Panginoon. At alam ko niya, lumalaban siya. At gusto niya lahat ng pamilya namin imatugunan. May sakit na siya, pero siya pa rin yung nagbibigay. May sakit na siya, nakakailangan siya. Pati yung kaapaumukad niya, gusto niya pa rin matugunan. Inanay man ang ni Joy, yun yung time na ayaw na bumaba ni Kuya Rene, yun pala yung time na sabi ko, eh, para hindi ako makakapunta kasi masama ang pagkakamdok ko. Ang sabi niya, wala akong nakuha ang magluto. Si Toti, masama daw pagkakamdok ko. Kung hindi mo ayaw ang dami, hindi mo ang tiis. Sapagat napakahalaga ni Ate Beth sa buhay namin lahat. Lahat kami mahalaga si Ate Beth. Alam mo bakit? Kasi kung di mo kalikita ang dahil namin, tutugunin niya sa ako na pag niya makakaya. Punong-punong siya ng reward. Nung namatay si Kuya Rene, sinakripisyo ko yung pag-aasikaso hindi dahil sa ano pang man. Hindi mahal ko si Ate Beth dahil may nakasuporta ko sa kanya. Yung naka-encouragement ko sa pagkat alam ko, kung hihirap niya, hindi ko makukuha. Yung sakit niya, hindi ko mapapagaling.
siyang pera, pero pag meron na kailangan ng anak at walang pagbili ng gatas, ibibigay niya ba yun? Para tugunan ka. Siya may problema, siya may sakit, pero nagpapalakas pa rin siya. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran, mawala man ang manghina man ang buong katawan niya. Yung pananampalataya niya na ito pa rin kay Lord. Hanggang nanghihina na siya. At yung mga po niya, o ibigay mo ito sa pamilya mo, ibigay mo ito sa ano mo. Sabi ka ito yung mga hindi. Kaya nga, lahat ng mga ginagawa natin ay may reward. At salamat sa Panginoon sa buhay ni Kuya Eric. Sapagat napakala sapagat binigyan niya ng halaga si Ate Beth. Yung panahon na naghihirap, hindi lang si Ate Beth, kasawa ni Ate Beth. Wala siyang tigil ng pagpumumpa. Hindi na inisip na nangangapit na siya, may trabaho siya sa church. Ang inisip niya, supportahan ang mga tao ito, sapagat ito yung nagbigay ng buhay sa kanya. Hindi sa dami namin doon, kundi yung sabi ko sa pamilya ko, sa pamamuhin ko, alam mo mga naman ni Ate Beth ang pamilya niya, nagkakaliit-liit na tinutuloy niya. Sana huwag mo loobin yung pamilya mo sa pusa niya. Kasi ang pamilya mo ang magtutugon sa pangangailangan mo. Ang pamilya mo, kami mga tita mo, kami mga kapatid mo, kami lahat, ang tutugon sa oras na kagipitan, kami unang tutugon. Sabi ng kapatid ko, hindi ko kaya. Hindi, umalis si Ate Beth at si Batsin. Pag pwede niyang sabihin, it is finished, tapos na yung responsibilidad ka sa akin.